Ito, all-in, kasama lahat ng accessories at upgrade ng customer, is umabot po ito ng... Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Click na rin sa notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Top of the Line Smiley Edition K6A Engine 660cc. Meron itong maximum power na 64 horsepower at 6,000 RPM. At meron naman itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So ito yung tinatawag natin na Smiley Edition. So fully loaded po yung accessories nito mga kol, visa request ng ating customer. So tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano yung inabot sa ating unit. So yan, yung kulay ng ating unit mga kol is rose gold. So Ansel urethane paint po yung gamit natin na pintura sa ating unit. So yan, makita natin dito, meron tayong Every Wagon emblem na nilagay. Ayan, so yan po yung Smiley Edition na grills. Ayan, so yung mga ganitong setup is Smiley Edition. So 3-layer headlights. Ito yung ating high beam, low beam, signal light, at saka yung ating park light. So makita din natin dito, meron tayong chrome stainless dito sa ating wiper. Ayan, so dito makita natin yung ating fog lamp. So ito yung mga fog lamp ng mga DE64W na Smiley Edition. Ayan, so makita din natin dito, meron tayong body kit na nilagay. Ayan, so yan po yung... standard nito is hanggang dito lang po. Pero gusto ng customer na mas loaded yung kanyang unit, so nilagyan natin ng body kit. So dito rin sa gilid, meron tayong customized na fender light. Ayan, so meron yung park light at saka yung repeater sa ating signal light. Yan dito, meron din tayong customized na fender. Ayan, so yan, makita natin naka 15 inches magwheels. So brand new po yung magwheels natin mga kol, then brand new yung gulong natin. So yung size ng gulong natin mga kol is 165 by 55 R15. Ayan, so fully undercoat din yan mga kol. Ayan, dito sa gilid mga kol, loaded po siya ng stainless din. Chrome na po yung gas opener natin mga kol. Ayan, so meron din siyang stainless dito. Ayan, chrome handle. Ayan, so nilagyan din natin ng accessory. So yung original na chroma call is hanggang dito lang po, hindi kasama yung palibot ng ating door handle. So gusto ng customer na palagyan, nilagyan din natin. Dito makita natin yung kanyang window trim is nilagyan din natin ng stainless. Yung kanyang door pillar, ayan, so nilagyan din natin ng stainless. So kompleto po siya sa rain visor mga call. Ayan, so chrome side mirror with lights, blue lights, and yung repeater dito sa signal light, sabay sila. So loro po yung unit natin ngayon mga kol. Ayan, so fully tinted po yan. Meron din tayong top load carrier dyan mga kol na rope rail type. Ayan, so dito nilagyan din natin ng stainless dito. So dito naman sa likuran mga kol, ayan, meron din tayong customized spoiler. Ito yung back glass ng DE64W na mga unit mga kol. So meron din siya third light dito. Ayan, makita natin. So nilagyan din natin ng ladder visa request ng ating customer. Suzuki emblem yung wiper natin sa likuran. Then makita natin dito, meron tayong Every Wagon emblem, chrome yung ating door opener dito sa likuran. Then meron tayong mga backing sensor. Ayan, yan po yung backing sensor ng ating
unit. So meron tayong dalawang camera dito, mga call. Yung isang camera is sa ating 9 inches stereo. Then dito makita natin yung ating dash cam na camera. So meron din tayong nilagay na accessories dito, mga call, na plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Ayan, so dito rin makita natin meron tayong customized na body kit dito sa likuran ng ating unit. Ayan, then meron din tayong street pipe na muffler dito. Ayan, so makita natin, ang ganda. Sound check natin yan mamaya yung ating muffler, mga call. Ayan, so dito makita natin fully undercoat po yung ating unit, mga call. Meron niya mga ilaw na nilagay natin. So pagkita natin yan mamaya. Ayan, dito sa likuran, check natin. Ayan, so yan po yung upuan natin dito. So at the same time, pwede natin itong gawing storage box. Then dito, brand new na po yung mating natin. So lahat ng DE64W, mga call, is plastic na po yung gilid natin. Din dito makita natin naka VIP po yung ceiling natin. So double power slide po yung unit natin, mga call. Ayan, so check natin yung kanyang power slide. Long press lang natin yung sliding door. Ayan, so yung mga ganito is a bonus lang po ito pag mag-function yung ating remote. Pero yung power slide talaga is pagganahin natin yan lahat, mga call. Ayan, so makita din natin dito naka captain seat na po yung upuan natin. Meron siyang headrest, armrest, meron din siyang cup holder. Ayan, so dito makita natin brand new na din yung mating natin. Then meron din tayong accessories dito, mga call, na stainless. Then meron siyang ilaw dito na meron nakasulat na every wagon. So meron din tayong auto step. Ayan, so dito yung switch ng auto step natin. Pag close ng door natin, automatic po mag pasok yung ating auto step, mga call. So dito rin makita natin yung ating jack, tie wrench, at saka yung ating riser. So meron din tayong mga Thailand lock na mga passenger handle, mga call. Yan dito din. Then meron din dyan sa right side. Meron din tayong extra fan dito sa gitna, mga call, na nilagay para mas mabilis mapunta dito sa likuran yung lamig ng ating aircon. Yan. So dito mga passenger handle. So Thailand concept po yan, mga call. So check naman natin dito sa loob natin. Ayan. So all power, power window. Yan, makita natin yung auto fold ng side mirror natin. Then dito is yung ating left and right adjust ng mga mirror natin. Then dito brand new na po lahat ng DE64W natin dito, mga call. Ayan, so dito mga Thailand look na mga handle. Ayan, then ganun din sa kabila. Meron tayong full screen na dashcam dito, mga call. Meron din tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. So dito rin meron tayong TPMS na nilagay. Ayan, so tire pressure monitoring system po ito, mga call, para mamonitor natin yung hangin ng ating gulong. Ayan, so isa, dalawa, tatlo, apat. So yan po yung monitoring sa gulong natin. So dito rin makita natin yung ating backing sensor. So pag mag-reverse tayo, ito yung mag warning dito. Ayan, so dito naka-momo steering po tayo, din quick release po ito. Ayan, ayan po yung steering natin. So, pagbalik natin, ganyan lang. Ayan. So, dito makita natin meron tayong digital temperature gauge. At the same time, pwede natin to gawing scanner ng ating unit. So, meron din tayong mga accessories sa pedal. Ayan. So, yan po is original Japan. Ito yung ano natin, mga call, yung legroom ng ating sasakyan. Ito yung accelerator pedal. Brake pedal din yung ating parking brake pedal. So meron din tayong nilagay na turbo timer dito, mga call. Yan, so makita natin ito, meron tayong mga switches. Ayan, so yan po yung mga switch sa ilaw dito sa interior natin. So pagkita natin, so on natin yung ating susi. Ayan, yan po yung mga ilaw sa ilalim. Ayan, nagbiblink po yan, mga call. So kung meron mga buses na ma-adapt,
magbi-blink po yan. Ayan, makita nyo. Ayan. So, habang nagsasalita po tayo mga call, nagbi-blink po yung ilaw sa ating interior. Ayan. So, ganun rin mga call pag magpa-music tayo. Ayan. So, halimbawa, kung budots yung music natin or ano man, so, makita natin yan yung kagandahan sa ilaw ng ating interior. Ayan. So, makita din natin dito yung ating glove box. Yan. Dito. Yan. Meron tayong lagayan ng cigarette filter. Ayan. So, kita natin. Start natin yung makina natin. Ayan. So, makita din natin yung ating RPM dito. Yung ating sa gas natin. Din dito yung ating speedometer. Din dito yung indicator ng ating gear. Ayan. So, power steering indicator. Check engine indicator. Auto step indicator. Cold start. Battery. And oil. Then yung ating overheat indicator, yung naka letter H. Ayan. So long press na, start natin mga call. Ayan. So ganda ng andar ng makina natin. Ayan. So makita din natin yung power slide switch natin. Long press lang natin yan. Ayan. Papasok na po yung power slide natin. Sa kabila, ganun rin. Ayan. Then yan po yung position natin dito mga call pag nakaupo tayo. So, yan yung kagandahan sa ganitong unit mga call, yan. So, pwede natin yan i-adjust yung ating upuan. Then, pwede din atras. Then, pwede din i-ganun natin mga call. Kung saan po tayo comfortably mag-drive sa ating sasakyan. Ayan. So, ganun rin sa passenger side na upuan. So, yan yung magagawa. So, yan o. So, tingnan natin sa labas yung anda ng makina natin. Yan. So, ganda ng tunog ng muffler natin mga call. Yan. So, titingnan naman natin yung makina ng ating sasakyan. Yan. So, check natin. Ayan. Dito, yung opener. So, ito yung makina natin. So, yung makina natin mga call is a K6E engine 660cc 3-cylinder 12-valve. So, all aluminum engine po ito mga call, if I electronic fuel injected. So, meron ito maximum power na 64 horsepower at 6,000 RPM. Then, meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So, turbo po ito mga call. Ito yung turbo ng ating makina. Ito yung oxygen sensor natin. Dalawa po yan, upstream and downstream. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan. So, dito tayo. Ito yung ating PCB valve. Yung injector natin sa dalawa-tatlo. Yung ignition coil at saka spark plug natin nandyan. So, ito yung mga turbo vacuum. So, dapat kompleto po yan mga call para mas powerful po yung makina natin lalo na sa akyatan. So hindi din siya matakaw sa gas pag kumpleto po yung vacuum natin kasi pwersado po yung makina natin. So check natin sa kabilang side or sa passenger side na upuan. Ayan. So dito makita natin, ayan, so Suzuki Motor Corporation Japan. GDM talaga yung unit natin mga call. Japan original made. Japan domestic market lang po ito. Makikita yung mga brand new nito na mga unit. So dito makita natin yung chassis number natin. Yung gas tank opener natin din dyan. Ayan. So open natin to. Ayan. Ayan. So yung, yan po yung opener natin. So, dito makita natin yung throttle body natin. So, yan mga sensor natin. TPS sensor din yung ating IECB. Ayan. So, yung ating aircon compressor. Din yung ating alternator ng ating sasakyan. So,
So, ganda ng power na makina natin. Dito tayo mag-check ng engine oil. Then ito yung ating ATF o yung ating automatic transmission fluid. Then dito yung ating air filter housing, main fuse box, then yung ating ECU nandito. Ayan, so naka-insulator po yan lahat mga call para hindi mainit po yung puwitan natin. So, then meron din tong original na insulator dito. Lahat ng upuan meron yung original na insulator para hindi mainit po sa puwitan kasi nasa ilalim po yung makina natin. Ayan, so dito makita natin yung ating hood opener. Ayan. So makita din natin dito sa ating hood yung ating brake fluid reservoir, coolant reservoir, then yung ating windshield washer reservoir, then ito yung ating radiator cap, then yung radiator natin, then yung cooling fan natin na sa likuran ng radiator, then yan po yung condenser natin, yan yung manipis. Ayan, so dito makita natin yung ating relay sa ating low beam ng ating sasakyan sa headlight. So left and right po ito mga call. So kung mag troubleshoot kayo, dito kayo mag check muna kasi kadalasan ito yung mababasa, then yan po mag loose ko na or masira na. Then ito dapat kula sa cooling system, dapat coolant po yung ilalagay nyo mga call para mas maganda yung cooling system natin, maiwasan po yung pagbara dito sa ating radiator. So yung basic setup nitong ating unit mga call is 315,000. So ito all in kasama lahat ng accessories at upgrade ng customer is umabot po ito ng 455,000 all in. So depende na yan sa inyo kung ano yung mga i-upgrade nyo. Kung hindi kayo mag-upgrade, running condition lang sa inyo, bagong pintura, naka-upholstery, naka-tinted, 315 po yan mga call, running condition po yan, with warranty na po yan. Pero kung mataas yung budget nyo, katulad ditong customer natin, is umabot siya ng 455,000. All in na po yan mga call, kasama na yung registration, PMS, lahat ng mga upgrade niya sa ating unit. So yan lang muna yung aming vlog for today mga call. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.